vlog, gagawa tayo or magbe-bake tayo ng apple pie. So, requested siya ng aking ano. Naisip ko na lang na mag video tutorial tayo ng simple way how to bake an apple pie. Tara, umpisahan na natin. Una, balatan ng mga mansanas. Anim or pitong mansanas ang kakailangan natin sa paggawa ng apple pie. So, hatiin mo to sana naayon sa gusto mong laki. Ayan. Sa akin, medyo manipis-nipis lang. Tapos, hatiin ko siya ng tatlong beses. Pagkatapos mong mahati o magayat ang mga mansanas, lagyan natin siya ng asukal at lemon. Yung fresh lemon na yung ginamit ko dyan, nag-squeeze ako. Tapos, ayan, haluin lang natin, halu-haluin. Tapos, kumuha ka ng fan at pag-melt ka ng butter. Once na melt mo siya, ilagay mo na yung mga mansanas. Lutuin ito hanggang sa ito'y lumambot. Pag malambot na to, pwede mo nang lagyan ng konting nutmeg, cinnamon. Tapos halu-haluin mo na yung apple hanggang sa lumambot na siya. Ayan, halo-halo pa. Ano siya, malambot pero still crispy. Dapat ganun yung magiging texture ng apple. At pwede mo na rin i-add yung cornstarch para medyo lumapot yung kanyang pinaka-sauce. After nyan, patayin na yung apoy. Ayan, okay na siya. Nilagyan ko rin din ng lemon zest para medyo mag-kick yung flavor ng apple. Ayan, luto na. Kaya pwede na natin siyang i-strain. I-separate lang natin yung apple dun sa juice na nagawa natin. Once na nakuha mo na yung juice, ibalik mo siya dun sa fan na pinaglutuan mo ng apple. Tapos yan, ang papakuluin mo lang siya hanggang lumapot siya. Para pag nilagay mo yung apple mixture dun sa dough, hindi siya magiging runny. Kailangan maging thickened yung pinaka-sauce niya. Ayan. It's about parang 5 to 10 minutes in the medium fire. Magiging malapot na yung pinaka juice niya. Ayan, hinalo-halo ko lang yan hanggang so, malapot na siya. So, ready na siya. Ibabalik natin siya dun sa apple kanina na sinala natin. Ayan. O, diba? Combine mo lang siya. Tapos, i-ready na natin yung bowl or yung pinaka-form para sa pagkagawa ng crust. Ayan.
So, i-press mo lang siya pa ilalim para mag-form na siya. Pero huwag mo masyadong madiin para hindi masira yung pinakakaras niya. Ayan, saka mo ilagay yung apple fillings. Masarap na siya. Kahit hindi po pa ngayon nilalagay at pwede mo na siyang papakin. Pero ayan, make sure na pantay yung paglalagay ng apple para maganda siyang tingnan. Tapos, yung natira mong dough, ikat mo siya into strips isa-isa. Sa kaya nyo ika-cover mo doon sa top nung pinaka-apple. Depende sa laki kung gusto mo. Ang sa akin kasi medyo maninipis kasi alam ko na lalaki pa siya. Kaya hindi ko siya masyadong pinagdikit-dikit. Ayan, nilagyan ko siya ng space in between. So, nasa sayo na kung gaano kalaki or gaano kalapad yung mga strips na gagawin mo. Ang mahalaga lang is to cover yung apple pie. Po, pag natapos mo na siya, kailangan mo siyang pahidan ng egg wash. Yung egg wash, yung isang egg, at tapos lagyan mo ng konting sugar. Ipahid mo lang siya doon sa pinaka-strips at sabay na natin i-bake. Ayan. Tapos na, ganun lang. Final product, ayan. At meron tayong pa-pre-taste sa aking tester na si Holly. Ayan, gusto na gustuhan naman niya. Sarap. Are you good? Tansa? Hi. Tansa? Yay! Very good! Ano naman yung kinakain mo yan? Nuts. Apple. You good? Salamat sa panonood. Kaya hanggang dito na lang ang ating vlogs. Sa mga gusto at request na mga iluto ko pa, comment down below. See you on my next vlog. Bye!